fear or being affected by your situation right now. Maaaring you're about to give up, you're being affected, even your Christian life. Pero gustong isipin natin dito ngayon, mga kapatid ko, sabi ni Pablo, suffering, now, binulugan niya suffering, itong pinaka-importanting word. Ano niya naman yung word na, guhitan niya yung word na, produces. Wow! Ang suffering pala, may bunga. Are you here? Any kinds of suffering for Jesus has its what? Produce. May bunga. May resultang maganda. Ang sabi niya noon, anong pagkay kayo nagsuffer para sa ating Panginoon Jesus Cristo, kahit ikaw ay nasasaktan, nagpapatuloy ka, naglilingkod ka ng tapat, ang sabi niya, it will produce what? Perseverance, character, hope. At alin perseverance, character, and hope? Pagka pinagsama-sama mo yan in one word, maturity. Amen. Nakita nyo? This is Christian maturity. Kaya kita po ninyo, mga kapatid ko, gusto kong makita natin dito ang isang taong dumaan sa maraming bagyo ng kanyang buhay at kanya itong napagwagian, bunga ng pananampalataya at ng hawakan sa pangako ng Panginoon. Alam po ninyo, ano makikita nyo pagkatapos niya sa itsura o sa pag-uugali ng taong yan? Maraming nabago. Because maturity doesn't comes from what? From the Bible school. Hindi porke kayo tapos ng Bible school, mature ka na. Hindi porke natapos ka ng LTC, mature ka na. Hindi porke ikaw ay kabisado mo ang Biblia, memorize mo ang mga kapitulo, versikulo, mature ka na. No! Maturity doesn't come through that. But maturity comes, ang sabi ng salita ng Diyos, through suffering for Christ. Those who overcomes shall inherit this, ang sabi sa Revelations 21. Gusto kong isipin natin dito, mga kapatid. Gusto mo mag-mature sa Lord? Sabi ng iba, ayoko na nga mag-mature ngayon. Kasi may suffering pala. Okay? Of course, whether you like it or not, may mga light suffering. Amen? Medium suffering. But there is such thing as light, eye of the storm. Regardless kung ano man po at gaano man ito kabigat, gusto kong isipin po ninyo, mga kapatid, mas mabigat na sitwasyon, mas sweeter ang victory. Amen? Amen. Ewan ko, nagpatotoo na sila, Brother June, kanina. Nagpatotoo na ba sila, Nene? Amen. Okay, nagpatotoo na ba? Okay. At ano gusto kong makita natin dito, mga kapatid? They have gone through a lot of suffering. We prayed a lot. Kahit sinasabi na bagsak na 99.9%, bauuwi ng Pilipinas yan. Sinasabi na ng mga judge, ganun na. Pero iba yung sinasabi namin, hindi, naniniwala kami, gagawa ang Lord ng himala. Makikipaglaban tayo sa Espiritu. I-claim natin sa Panginoon yan. And we prayed and prayed and prayed every week sa prayer meeting. We keep on praying, pressing in the Spirit. Alam po ninyo, mga kapatid, nung tinawagan ako nila Brother June, ay talagang pinuri ko ang Panginoon na nagpasalamat ako. Laking encouragement din personal sa akin. What a victory. Ang mga kasabayan nila Brother June nagsiuwian na. Ang iba nakakulong pa. At gusto ko maunawaan po natin, mga kapatid, sila Brother John ay hindi na pauuwiin. Kung hindi sila na mismo, kung gusto nilang umuwi, uuwi at babalik. Makakabalik. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. You see? Mas mabigat na problema, mas sweeter ang victory. Huwag kang mag-alala, mga kapatid, sapagkat sigurado ang victory. Sabi ng salita ng Diyos, for we are more than conquerors in Christ Jesus. Amen. Sigurado yan. Okay, kinakailangan mo lang ano, keep on holding on. Keep on holding on. Okay? Sapagkat malinaw ang sabi ng salita ng Diyos, it will produce what? I do believe. Si Brother John, nagpatotoo yan. Before na nangyari yan sa kanila, si Brother John, ang Christian life niya nagkaganyan-ganyan. But when he
gone through this eye of the storm. Aba, nakita ko, Brother Joe natin, nag-init, mas mainit pa nung kesa nung mainit ng binata siya. Amen? Okay? At ngayon, naniniwala ako itong mag-asawang ito ay bibigay nila ang kapurihan sa Panginoon. Because what? They have learned so much from that experience. Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Mabuti ang Diyos sa kanyang mga anak. Amen? Marami po dito. Sina Oka, sina Lorna. Okay? Talaga pong pinupuri ko po ang Panginoon dahil talagang matindi ang mga ginawa ng Panginoon sa buhay nila. They have gone through the eye of the storm. Nakita ko sa kanila, they hold on. Ito pong susi, mga anak ng Diyos. Ito pong susi. It brings out the best from us. Because it will produce what? Maturity later on sa buhay mo. Amen? Yung mga disipulo ng ating Panginoon Jesus Kristo, sabihin ko po sa inyong katotohanan, it is, naniniwala ako na kapag wala na si Jesus Christ at dumadating sila sa punto na sila ay nauubusan ng kalakasan at ng encouragement, once na maalala lang nila yung experience na yon na kasama ng ating Panginoon Jesus Kristo. Once na maalala lang nila, nakita nila ang ating Panginoon Jesus Kristo nakatayo doon sa ibabaw ng bangka, sa gitna ng kanilang bangka. At nakita nila na sinabi ni Jesus Christ, hangin hinto! Biglang napayapa ang lahat. Biglang, alam po ninyo, naniniwala ako na nagbibigay yun ng patuloy na kalakasan sa mga disipulo. Kung hindi nangyari yon, wala silang source ng kalakasan. Wala silang paraan para, Lord, i-confirm mo na kaya mo itong dinadaanan naming sitwasyon ito. No. Kaya nga, they were willing to even die for Christ. Sapagkat alam nila na walang makakapigil kahit kamatayan sa kanila. Sapagkat ang Diyos ay higit pa sa mga bagay na yan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. It can bring out the best from us. Hallelujah. And the third reason why Jesus is allowing those things to happen, okay, yung mga circumstansyang beyond our control, okay, is what? Third, to be still. To make us be still. And what? And know that He is God. Kasi alam po ninyo, ang tanging paraan lang parang isang Kristiyano ay ano, ay maging matahimik o matumigil sa kanyang mga ginagawang mga tawag dito, mga kabulastugan o kanyang mga, basta para matulala lang siya at matamimi siya. Okay? Gagawin ng Panginoon, sige, dadaan ka ngayon sa eye of the storm. Of course, at first, mag-aano ka, magwiwigil ka, magpapanik ka, kagaya itong mga disipulo. Okay? At yung mga disipulong ito, mga kapatid, ay talaga namang nagwawala sila noon. Then, nung ginising nila si Jesus Christ, na lang ang pag-asa natin, ginising nila si Jesus. Okay? Nagsisisigaw na sila, ang lakas ng dagundong ng paligid, ang mga hangin ay malakas, umihirit ang malalakas na hangin, dumadagundong ang kidlat at gulog, at yung tubig ay pasambasanan, gano'n yung pakaliit yung bangka, samantalang ang ating Panginoon Jesus Kristo natutulog. Sa palagay mo ba, hindi magigising ang Lord, basambasana ang buhat mukha ni Jesus Christ, natutulog pa rin. Okay? At ang sabi nila, ano ba Lord, gising na! And then suddenly,